Oh, bawal yata lang ganun. So yun, sabi ng mga locals mga kaibigan, nakarang araw may nahuli daw dito parang hipot na malaki. 40 kilos daw. So yan. So maraming tatanong ano, kasi po tayo ng popping ano natin nakaraan sa ano natin. Ano yung tanong nila, ano doon yung popping set na ginagamit natin. So ito yun. Field Salt Works SWC 73 medium heavy. Yan. Kung tutusin mga kaibigan, ito ay hindi talaga proper na popping rod ng feed. Ito ay offshore casting rod. Ito yung pinadala sa atin ni Fishing Villa kasi madalas nga tayo mag-jigging, diba? So sabi nga sa akin, ni Lancer Bones, ito daw gamitin natin for offshore casting. Ang problema, hindi tayo nakakapag-jig lately. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo mag-fishing. So ito yun, ito yung ginagamit natin. Okay. So powerful naman na itong ano na rod na to. So kaya niya rin ipop talaga yung mga popping set natin ano. Ay yung popping lure. So pinaparisa natin yan ng Shimano Saragossa 6000 HG pang popping talaga. So ito na yun mga kaibigan. Yan. Ito yung popping rod natin na ginagamit. Pero ito talaga ay made for offshore casting. Ginawa lang natin, ginagamit na natin siyang popping kasi pwede naman eh. Kung tutuusin, pinang jig ko nga to dati sa Balabak, light jig nga lang, pero nakahuli naman. So yun ano, may mga versatile kasing rod kagaya nitong feed na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri ng fishing. So hindi ibig sabihin na except for jigging, kasi yung jigging talaga very specific yun eh. Pero ito kasi ito yung akma sa type of fishing na ginagawa natin. So ito yung reel naman natin, no? Shimano Saragossa 6000 HG SW. Yun. Ang nakaspool dito ay Villain Tag 40 pounds at ang leader natin ay Villain din na hard fluoro 100% fluorocarbon Villain din. So ito yung popping set na na ginagamit natin. Meron tayong rod at meron tayong reel syempre na galing sa Fishing Villa. Yeah. Yun. Tapin. Ayan, pwede na siguro to. Okay. So mga kaibigan, yung isa naman ang anong lure daw ang gamit natin sa popping. Teka, meron tayong dalawa. Ito yung una natin nilabas na karaan, itong Yuzuri Inshore Popping o Popper. So ito yung tinangay kagad ng isda na karaan, no? Ito yung kulay na binili natin na ginamit natin sa sabang. So ito yung mararecommend ko kung magpa-popping kayo sa West Coast area. Ito yung mabentang kulay doon. At isa naman yung ating Nomad Chug Norris. Ayan, ang dami na niyang battle scars. Ito yung humuli nung talakitok sa kataan. Pero for this day mga kaibigan, ito yung susubukan natin kasi gusto ko itong bigyan ng redemption eh, itong lure na to. Gando. So ito yung gagamitin natin ngayon dito sa area na to. Alright. So ito na yun. Rod natin from Feed Saltworks Reel Shimano Saragossa SW HD. At ito gagamitin natin na lure ay Yuzuri Inshore Popper. Tapos ang line natin Villain Tag 40 pounds. Ang ating leader ay 60 pounds. So yung mga kaibigan, tapusin ko lang mag-setup at let's rock.